Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okiddo, the 414 Kids Show. Lovely Saturday sa inyo mga kiddos at sa lahat ng mga batang nakikinig sa atin ngayon. Awesome Saturday rin po, Ate Michelle, at sa lahat ng mga kiddo listeners natin. Siyempre, batiin rin natin si nanay at tatay, lolo, lola, kuya at ate, pati na rin ang mga kapitbahay na nakikinig sa atin ngayon. Hello po sa inyo, and of course, beautiful morning sa inyo, Ate Michelle, at sa lahat ng mga batang kasama natin today. Wonderful Saturday to you, Ate Michelle, at sa lahat ng mga kids na nakatutok sa program natin ngayong umaga. Masaya at masiglang araw po sa inyo, Ate Michelle, Ate Mika, Ate Fati, and Kuya Chikoy. Excited na ako sa bagong matututunan natin today. Eh di, simulan na natin. Tara kiddos at sabay-sabay nating i-welcome ang lahat ng mga naka-tune in dito sa Okiddo, the 414 Kids Show. Ako ang inyong beautiful ate on the air, Ate Michelle Tolentino. Chikoy Labastro po, ang pretty boy ng Valenzuela. Ayos! Hi kiddos! Makakasama niyo rin ako today. Mika Dizon, ang masipag niyong Okiddo host from Quezon City. Hi! Ako naman po si Rich Gabriel, ang cutie pie from Bulacan. Oh, yeah. Wow, Rich! Libre naman dyan! Burger! 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 Joke lang, Rich! Teka, di rin ako papahuli sa saya dahil kasama niya rin ako ngayong Sabado. Faithy Morada from the shoe capital and the cleanest city, Marikina! Ang programang ito ay titpo sa inyo ng 414 Pilipinas, World Vision Philippines at ng Far East Broadcasting Company. Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZAS AM band at pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okiddo the 414 Kids Show Facebook page. Kaya ano pa ang hinihintay niyo? Tune in na sa Okiddo. Share niyo na rin kiddos ang good news na ito sa inyong mga kaibigan. Ang saya ng mga intro natin, ha? Oh, yes! Salamat sa lahat ng bumubuo ng ating program dahil sa time and dedication nila, meron tayong Okiddo every Saturday morning. Thank you rin po Ate Michelle sa pag-lead at guide po sa amin dito sa Okiddo. By the way po Ate Michelle, may chat po ako sa inyo the other day. Kaya lang po, di po kayo nagre-reply. Yes, ate. Ako rin may message po ako sa inyo regarding sa isa naming homework. Kaya lang, di rin po ako nakareceive ng reply. Okay lang po ba kayo? Naku guys, pasensya na kung hindi ako nakarespond sa mga messages ninyo. Ah, no problem naman po, Ate Michelle. Also, Ate Michelle, inaabangan ko yung IG stories mo. Kaya lang, wala kang post this week. Excited pa naman din ako mag-heart. Ah, alam ko na. Naka-social media fast po ba kayo, ate? Well, parang gano'n na nga. Sort of detox talaga ako from social media this week. Why naman po, ate? Kasi the past few days and weeks, very toxic post yung nakikita ko sa feed ko. May mga nag-aaway, nagpapasaringan, at kung ano-ano pa. Ang ingay talaga and I want peace, kaya I decided na mag-stop muna ako sa social media. Tama, ate. Since we cannot stop them from posting, tayo na lang po talaga ang iiwas. Correct, Mika. Pero, bakit po sila nag-aaway-aaway? Nag-ugat kasi ito sa pagkakaiba-iba ng political views ng bawat tao. As you all know guys, katatapos lang ng halalan at ang bawat voters may mga gusto silang kandidato. Okay lang naman sana yung ibang nag-i-explain lang ng point nila o kung bakit nila sinusuportahan ang kandidatong ito. But minsan dumadating sa punto na personal na ang attack, which is not good and not pleasing to God. Nakakasad nga po ito, ate. Mga magkaibigan o magkapamilya pa minsan ang nagkakaaway. Totoo, pero very timely rin ang topic natin today. Alam nyo ba kung ano? Ano po ate? Tungkol sa pagmamahal sa kapwa. At ang memory verse natin today ay mula sa John 15, 12-13. Pwede mo bang basahin, Chikoy? Sure po ate. My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends.
John chapter 15 verse 12 to 13. Kiddos, tandaan natin itong verse na ito mula kay Lord at patuloy nating piliing mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal ni God para sa atin. Yes po, Ate. Mahalin natin sila kahit sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Always, always love each other. Kahit mahirap, alam po namin na magagawa naming mahalin ang isa't isa dahil sa grace ni God sa buhay natin. Tama, Chikoy. Kaya sana mga kiddo listeners and adult listeners, maramdaman ninyo ang pag-ibig ni God sa ating episode today. Dahil excited na ako na simulan ang ating programa, sit back and relax lang kayo guys at sagot namin ang Sabado morning ninyo. Kaya stay tuned lang dito sa Okiddo, the 414 Kids Show! Piruan! Joke-joke lang! Just kidding! Anong insekto ang nakakatawa? Ano? Edi, laugh mo! Just kidding! Ano ang paboritong food ng mga abogado? Ano? Edi, lo, mpya. Just kidding! Eh, ano pa yung isa na lang favorite? Ano daw? Edi, lo, mi. Sarap yun! Just kidding! Bakit malapit na ang oras ng sabaw? Bakit? Kasi it's about time! Just kidding! Knock, knock! Who's there? Bakit? Bakit who? Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko? Just kidding! Sana mga kiddos, napatawin namin kayo ng husto sa mga jokes na aming hinanda. Kung gusto niyo rin mag-share ng inyong jokes, maaari niyo yung isend sa aming Okiddo 414 Kids Show Facebook page. Hanggang sa muli! Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time! Hi guys, ready na ba kayo sa ating trivia time? Yes na yes, Ate Michelle! Dahil tungkol sa pagmamahal sa kapwa ang ating topic, naririto yung mga simple ways na we can do to show God's love to others. Our article for today is from askaboutmyfaith.com. Mukhang marami po kami matututunan dito, Ate! Excited na po kami! So, simulan na natin ito. Ang una, we can show God's love by listening o pakikinig. Sa panahon natin ngayon, maraming tools and ways to communicate via social media. Pero ang challenge ay talaga bang nakikinig tayo? Kaya mainam na gawin ay mag-slow down, ask questions, and really listen to people. Make them feel valued and loved by just listening and understanding them. Pangalawa, show God's love with generosity. Ang generosity ay hindi lang nasusukat sa pera,
Pero if kaya mo naman to bless someone using your finances, why not, diba? Kung walang cash, no problem. Dahil we can still be generous with our time, talent, and voice. Spend time, encourage other people. Pangatlo, show God's love by encouraging others. Hindi natin alam ang lahat ng pinagdadaanan ng mga classmates and friends natin. Kaya let's make sure na natutulungan natin sila with our encouraging or uplifting words. Pang-apat, show God's love with acts of kindness. Sabi nga sa isang quote, "In a world where you can be anything, be kind." Showing kindness doesn't have to be grand. Maaari natin itong maipakita in our small ways. Ang pag-una sa kapakanan at ikabubuti ng iba ay acts of kindness na. Ang pagtulong sa iba is also an act of kindness. Kaya ipractice pa natin ang pagiging mabuti sa ibang tao. At panghuli, show God's love by praying for others. Yes, pray for them in your own time or pwede rin pray for people when you're with them. You can also ask them kung ano ang prayer request nila. Show them love and genuinely pray for their needs or thank God sa mga praise items nila. Magandang conversation starter din ito about our faith. In this way, we can lead them sa true author ng pag-ibig. Walang iba, kundi ang Panginoon. Sana mga kiddos, marami kayong natutunan sa ating trivia time. Alalahanin natin ang ating mga natutunan at lagi nating piliin na mahalin ang ating kapwa. Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid! Jacob, pakitingnan mo nga kung sino ang dumating. Sige po, Mama. Pupuntaan ko po. Hi, Jacob. Nandiyan ba ang mama mo? Magandang umaga po, Mrs. Conde. Kayo po pala. Pasok po kayo at nandito po si Mama. Sandali po at tatawagan ko lang po siya. Mrs. Conde, ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Susan, halika at may iaalok akong mga imported na bag sa'yo. Ah, ganoon po ba? Eh, magkano naman po ang mga yan? Ito, tignan mo tong isang to. Ang ganda, diba? Mga 10,000 piso lang to. Original kasi to, Susan. Naku, kapag dala mo ito, siguradong sisikat ka. Naku, sorry po, Mrs. Conde. Hindi po ako bumibili ng mga ganyang kamahal na bag. Wala po akong budget para dyan. At saka po, mas gusto ko yung mga gawang Pinoy kaysa imported. Pambihira ka naman, Susan. Nasa abroad ang asawa mo, pero hindi ka maka-afford na bumili ng mga ganitong bag. Nakita ko kasi ang mga cheap na bag na ginagamit mo. Naawa kasi ko sa'yo, kaya naisip ko na alukin ka ng mga bags na pinagbibili ko. Eh kasi po, madalas sa grocery at palengke lang naman ako pumupunta. Hindi ko kailangan na gumamit ng ganyang kamahal na bag. Yung anak mong si Chayen, baka gusto niya to. Hindi ba't working student naman siya? Oh, ayan na pala siya. Naku, sorry po, pero hindi po ako gumagamit ng mamahaling bag. At saka po, may pinag-iipunan po ako, kaya hindi po ako bumibili ng mga bags. Kasi po, may ginagamit pa naman po ako. Kayo talagang mag-ina. Masyado kayong matipid. Sobrang cheap ng mga gamit ninyo. Mommy, are you there? Hi, Gina. Nandito ang mami mo sa loob. Pasok ka. Hi, Jacob. Can you please speak to me in English? I don't understand Tagalog. Oh, really? You're in the Philippines. You're not in America. You should learn how to speak Tagalog. Oh, whatever. I just want to see my mommy. Why? Don't you know how to speak English? You're so pathetic. Of course I know how to speak English. Then will you please tell me where she is? My yaya told me that she's here. Your mommy is inside the house. You may come in. Mommy, I've been looking for you. Come on, let's go. I'm already late for my appointment. Yes, dear. Let's go. Mama, para pong may bagyong dumating. Oo nga po, Mama. Parang hindi po sila mga Pilipino sa kanilang pag-uugali. Tama po si Jacob. Hindi po sila marunong gumalang. Bigla po silang dumating at bigla ring umalis. Pagpasensyahan nyo na sila. Mga kapitbahay pa rin natin sila.
Kaya dapat nating mahalin. Nakakainis po ang kanilang ginawa. At sinabihan pa po kayong cheap dahil hindi kayo bumibili ng mamahaling bag. Mukhang nagalit po nang hindi tayo bumili. At yung anak po niya na si Gina ay pinagsabihan na kung pathetic. Akala niya hindi ko alam ang ibig sabihin nun. Oh, Jacob, cool ka lang. Hindi ka naman mukhang kaawa-awa. Tama ka, Ate Chain. Mas kawawa siya at hindi siya marunong magtagalog. Nasa Pilipinas siya, eh, pa-Ingles-Ingles. Jacob, hindi naman masamang magsalita ng English. Opo, Mama. Pero hindi po dapat niya minamalit ang mga nagsasalita ng Tagalog. O siya, anak. Huwag ka na magalit. Ang dapat lang nating gawin ay ipanalangin sila. Naku, Mama. Hindi ko po sila ipagpipray. Huwag ka nang magalit, Jacob. Ang sabi nga ni Mama ay mga neighbors natin sila. Kaya dapat ay mahalin pa rin natin sila. Ang sabi nga sa Bible, love your neighbors as you love yourself. Jacob, anak, pakibigay mo nga itong niluto kong ulam kina Mrs. Conde. Mama naman, bakit po bibigyan pa ninyo ng ulam ang mga neighbors natin yun? Ang hiyabang po nila. Baka hindi nila tanggapin yung ulam po na yan. Tatanggapin nila to kasi favorite ni Mrs. Conde itong sinigang na niluto ko. Sige na anak, sumunod ka na sa mama mo. Naku mama, kung hindi lang masama ang mag-disobey sa parents, hindi ko po dadalhin din sa kanila. Eh kahit naman pagmamahal sa kapwa ay inutos din ng Diyos sa atin. Kaya wala ka rin lusot. Sige na nga po, ihatid ko na po ito sa kanila. Jacob, what brought you here? Good evening, Gina. This sinigang brought me here. Will you please leave that on the table? It's too hot. I'll just ask my yaya to bring it inside later. Okay, thank you very much. You're welcome. Wow, hindi man lang nagpasalamat. Bakit nakasimangot ka dyan, Jacob? Alam mo ba, ate, ang ginawa ni Gina na neighbor natin? Eh, ano pang ginawa niya? Inutusan ako ni Mama na magdala ng ulam sa kanila. Nung ibinigay ko, hindi man lang kinuha sa akin at pinalapag pa sa lamesa. Ah, ganun ba? At alam mo ba, ate, hindi man lang nagpasalamat sa akin. Ako pa nga ang nagpasalamat sa kanya. Talaga? Ay. Oh, Jacob, naibigay mo na ba ang ulam kina Mrs. Conde? Opo, Mama, naibigay ko na po. Mama, huwag niyo na po siya tanungin kung ano nangyari. Baka lalo po siyang mainis. Parang alam ko na kung anong nangyari. Alam mo ba na sinadya ko na utusan kang magbigay ng ulam kina Mrs. Conde para matutunan mo na mahalin ang ating mga kapitbahay kahit ano pa ang kanilang mga ugali. Ang hirap pong mahalin ng kapwa kapag hindi ko gusto ang kanilang mga ginagawa. Naalala mo ba kung bakit nagpunta ang Panginoong Jesus dito sa mundo? Opo, nagpunta po siya dito para iligtas sa mga makasalanan. Tama. Kung minahal lang niya ang mga mababait sa mundo, walang maliligtas. Alam ba ninyo kung bakit? Alam ko po, Mama. Wala po kasi kahit isa na mabuti dito sa mundo. Lahat po ay makasalanan. Ganoon nga. Lahat tayo ay makasalanan at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Dahil po ang pamantayan ng Diyos ay kabanalan, kaya po walang maliligtas. Pero si Jesus po ay dumating upang ang sino man naman ang palatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tama ka dyan, Jacob. Namatay siya sa krus para sa lahat ng mga makasalanan. Wala siyang pinipili. Mahirap, mayaman, bata o matanda, anumang lahi ay kanyang tinatanggap. Eh Mama, sila Mrs. Conde po ay hindi naman mga mananampalataya sa tunay na Jesus na kilala natin. Kaya nga anak, nandito tayo para mahikayat natin sila na magkaroon ng faith sa tunay na Jesus na itinuturo sa Biblia. Eh paano po kung ayaw nila? Jacob, maaari natin silang ipanalangin. At habang ipinapanalangin natin sila, ipakita natin ang mabuting pag-uugali bilang mga Kristiyano. Kasi po, kapag hindi po tayo nagpakita sa kanila ng kabutihan, ay baka hindi natin sila maikayat na kilalanin at tanggapin si Jesus, ganun po ba? Ganoon nga anak. Ang pinakamahalaga sa Panginoon ay ang manampalataya sa Kanya ang mga tao. Mamahalin natin ang ating kapwa dahil mahal natin si Jesus. Kasi po, una niya tayong minahal. At ang pagmamahal niya ay ipapasa natin sa iba. Kaya anak, huwag ka nang magalit sa kanila. Sige po mama,
Sisikapin ko na mahalin ang aking kapwa katulad ng sinasabi sa Biblia. Ang sabi nga po sa Biblia, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ano ba ang gusto mo na gawin sa sarili mo, anak? Gusto ko po na mapasaya ang aking sarili, mama. Ganoon din ang gawin mo sa iyong kapwa. Gawin mo silang masaya, katulad ng gusto mong maging masaya ka. Tao po! Tao po! Oh, Jacob, what brought you here again? Hello, Gina. I brought you another bowl of dishes. You know what? The other bowl of sinigang you brought here was so delicious. I like it. Come inside. Thank you for letting me in. I should be the one to thank you. Sorry for being rude to you the last time we met. I was just having a bad day then. Oh, it's okay. I understand. Oh, Jacob, it's nice to see you. I forgot to thank you and your mother for the dish you gave us. Tell your mama that I like it very much. Jacob, mommy told me that you're good at computers. Can you help me with my assignment? Oh, sure, Gina. Oh, Jacob, mukhang ang saya-saya mo ngayon, ha? Ate, masaya naman palang kausap si Gina, kahit nosebleed ako sa ka-English niya. Ah, ganun ba? Hindi ka nagalit sa kanya? Hindi na, ate. Sa susunod, tuturuan ko siyang magsalita ng Tagalog at ishare ko sa kanyang tungkol kay Jesus. Good job, Jacob. Keep it up! Shoutout at maligayang bati sa lahat ng nagdiriwang ng karawan at special occasions this week. Sana ay maging masaya ang inyong celebration kasama ng inyong loved ones. Happy happy birthday sa aking maganda, talented at makulit na kabatid na si Dana! Happy happy birthday, Dana! Happy birthday sa aking kiddo friend na si Bebong Akfemia. Happy birthday, Bebong! Ngayon naman ay let us close in prayer at ipag-pray din natin ang ating bansa. Panginoon, maraming salamat po sa weekend na ito na ibinigay niyo sa amin at salamat din, Panginoon, sa pagbibigay niyo ng inyong pagmamahal, your constant and steadfast love for us. Panginoon, ang panalangin po namin ay tulungan mo kami na magmahal ng katulad ng pagmamahal mo sa amin. Lord, tulungan mo kami na mahalin ang aming kapwa, lalong-lalo na yung mga nakapaligid sa amin, yung aming mga pamilya, yung aming mga kaibigan, at ang mga kasama namin sa simbahan at sa komunidad. Panginoon, ipinapanalangin din namin ang aming bansa. Tulungan mo rin kami na patuloy naming mahalin ang aming bansa, patuloy na manalangin para sa kaayusan at ikauunlad ng bawat Pilipino. Nawa, Panginoon, ang inyong katotohanan, ang inyong hustisya, at ang inyong pagmamahal ang maging gabay namin. Gawin niyo po kaming mga ilaw at asin sa aming komunidad. At hayaan mo na ang inyong pagmamahal ay dumaloy sa buhay ng bawat isa sa amin. Upang maipakita namin ang inyong pagmamahal, hindi lang sa amin, kundi sa aming kapwa. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Naku, panahon na naman para magbabay. Ang bilis talaga ng oras. Oo nga, so paano ba yan? Kailangan na natin magpaalam sa mga kiddos. Pero bago tayo magbabay, pasalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okiddo. Thank you po ng marami kay Tita Marvelous Maloy Salumbides, Ati Favorite Ganda, The Dashing Kuya Payaters Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo,
Kuya Kelechi the Pogi at Mommy Lovely Lea Morada. Thank you din kay Ate Joanna Peras at sa World Vision para sa ating script at Kwento Kid. Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV at ng World Vision. Higit sa lahat, maraming salamat sa inyo kiddos na nakinig sa atin mula pa kanina. I'm Faithy Morada. Ako naman po si Chikoy Labastro. Rich Gabriel po. At Mika Dizon. At ako naman si Ate Michelle Tolentino. Magkarinigan tayo ulit next Saturday dito sa Okiddo, the 414 Kids Show. God bless you! Para sa inyong feedback at requests sa Okiddo, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okiddo414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okiddo414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okiddo, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.